Cassie's POV. Welcome to our boat, Cassie. Nakangiting nilahad ng kakambal niyang sa Cheska ang kamay at puno ng pagmamalaki, pinakikita ang pribadong yard. Sawarin niya bagong pintura to dahil nalalanghapan niyang amoy na sariwang pintura. Sa gilid ng katamaran ay ang pangalang Robert. A pain sliced through her. Inalalayan siya ng isang lalaki sa pagbanhik sa yate. Bahagya lang niya itong sinulyapan. Malaking lalaki, may bigote at gwapo. Nawala to na makapanhik siya. Walang interes ang paglingang ginawa niya sa kabuuan ng yate. Pinuno niya ng hangin ang dibdib at humarap sa kakambal niya. Sa tingin niya ang sariling refleksyon sa salamin. Identical twin sila ni Cheska. Pareho silang halos may physical features at kahit na matagal nang maraming nakakakilala sa kanila, hindi pa rin sila kayang tukoy ng kung sino ang sino. Maliban sa Tia Agnes nila at si Robert. No! Sandali lang narito si Robert na kilalanin siya mula kay Cheska. And Robert paid dearly for it. Muli nang masidhing kirot sa kanyang damdamin. Imuko siya sa tubig para di makita ni Cheska ang nagbabantang mga luha niya. Sinamantalan ni Cheska at sinayin niya siya ng lalaking alisin ng anchor at pumalaot na. Napalinga siya sa kakambal na maramdaman ang pag-uga ng yate. We're sailing. Isang ngiti ang pinakawala ni Cheska. Hindi ba't yan naman talaga ang layunin ko sa paanyaya sa iyo rito? Upang isama kang mamasyal. I am not going anywhere, Cheska. Tutul niya. Come on, Cassie. I only want you to experience the joys of sailing. Matamis itong panghikayat. It's a wonderful thing watching the sunset at sea, darling. Naramdaman niya ang galaw ng yate unti-unting umaalis sa pagkakadak sa pier. Napakapit siya na mahigpit sa railings. Bago pa tayo makapalaot, sanay ka na, Cassie. Nakangiti pa rin wika nito. Isa pa, gusto ko mag-usap tayo. Huminga siya na malalim. She had no choice kundi sumama sa imbitasyon ng kambal na pumalaot sila at mamasyal sa karagatan. Di siya makapaniwalang natangay siya ni Cheska. Ano bang pag-uusapan natin, Cheska? Malamig niyang tanong. Gusto ko sumama ka sa akin pa uwi sa San Vicente, Cassie. Biyuda na ako. Sa akin iniwan ni Robert ang lahat niyang ari-arian. I want to share them with you. Matabang siyang napatawa. Hindi ko kailangan ng kayamanan, Cheska. I know, but I'm lonely. Malungkot itong sabi. And I need you, Cassie. We can start all over again. You and me, may panahon pa para ituwid natin ang ating relasyon. Matanda na si Tia Agnes at may sakit. Sino pa bang dadamay sa'yo? Sa akin? Di siya makapaniwala sa narinig. Kung ipipikit niya mga mata, madaling isipin na siya ang nagsasalita at hindi si Cheska. Ngunit tama ito. Sino pang dadamay sa kanya? Sa kanila? Sa kanyang puso, sa likod ng galit, naroon ang hangaring magpatawad. Di nga lang niya alam kung paano gagawin yon. Naipangako niya minsan din niya na patatawarin si Cheska sa ginawa nito sa kanya, sa kanila ni Robert. Sabalit kapatid pa rin niya to, kakambal. At kung si Cheska mismo nagpapakita ng pagbabago, bakit niya magawang kalimutan ng lahat? Di ko maiwan ang trabaho ko dito, Cheska, ani rito. Pwede kayo magtayo ng paaralan sa San Vicente. Maraming mga magulang matutuwa at di ka mahihirapan. Dala mo na rin ang pangalang De La Garza. Hindi ko alam, Cheska. Napabuntong hininga na lamang siya. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, kay Robert, ewan ko. I'm sorry, Cassie. Pinagsisihan ko na yon. Pinilit kong mapalapit kay Robert. Tumalikod siya at tumarap sa karagatan. Tila balot na matinding takot ang buong pagkataon niya. Muli siyang nagbuntong hininga. Magkapatid sila, magkakambal, at di sila dapat magkalayo. How she wished she could forgive her right now. She'd give every mimot at magpatawad sa mga sandaling iyon. He was miserable and I couldn't do anything about it. Habang pinipilit kong mapalapit sa kanya, lalo lamang siyang lumalayo. Dahil hindi mo siya minahal? Ani rito. Nung una oo, subalit nang lumaon, nasumpungan ko na lang sarili kong umiibig kay Robert. I offered him freedom sapagkat dun ko lang mapapatunayan ang pagmamahal ko. Muli itong humarap sa kanya. Di mapaniwalaan ang dalagang lungkot na nakikita sa mukha ng kambal. He refused to have our marriage annulled. Hindi ko alam kung bakit ngayong alam kong ikaw pa rin ang mahal ni Robert. Ikaw ang tinatawag niya sa gabi, lalo na nung magkasakit siya. Umiwas siya ng tingin. Di niya gustong makita ni Cheska ang pagpatak ng kanyang luha. I want to make it up to you and Robert. Pagpapatuloy ni Cheska. Sa'yo dapat ang lahat ng to, Cassie, at binabalik ko lang sa'yo. Come back with me. Matagal siyang nakatitig sa karagatan. Nagtataka pa siya kung ba't madilim na gayong parang kanina lang, maliwanag pa ang araw.
na hindi niya nasaksihan ang unti-unting pagwala noon. She's staring at beyond, doon sa kahapon, doon sa bukas. Nasa kahapon si Robert, bukas. Bukas na ito makakapiling. Ngunit tila kay layo pa ng bukas. Sana ako na lang nawala, Robert. Wala na rin halagang buhay ko nung mawala ka sa akin. Bulong niya sa hangin. Hindi niya napunang kanina pa wala sa tabi niya sa tsaska. Nang lumitaw tumbali, may hawak ng 2 kupita ng alak. Let's celebrate our new life together, Cassie. It would be fun. Matagal na rin tayong di umiinom na 2, hindi ba? Hindi siya sumagot dahil totoong napakalayo na ng mga panang magkasama at magsaya sila. High school days. Sa mga prom kung saan pagkatapos ng party sa eskwela, nag-aanyaya sa tsaska ng mga classmate at doon nila itutuloy sa bahay ng katuwaan. Gayon man, tinanggap niyang alak ni inibot nito. Nakapag-desisyon na siya, hindi siya babalik ng San Vicente. Marahil sa ibang panahon, ngunit hindi pa ngayon. Di ba niya kayo magpatawad at lumimot ng puso? Masyadong malalim ang sugat na nilikha ni Cheska sa kanya. Dinala niya sa bibig ang kupita at banayad na lumagok. Gumuhit ang init sa lalamunan niya. Bahagyang nabawasan ang ginaw na naramdaman mula sa malakas na hanging dagat. Are you coming with me, Cassie? Anito sa kanya. No. Tumiim ang mukha ni Cheska sa sagot niya. Very well, but don't forget that I tried. Ikaw ang sutil. Tumalikod na to. Carlos! Tawag nito sa lalaki habang bumababa ng hagdan. How's your guest? Sa lubong ng lalaki dito, nakaagad niya kapatinag ka ng kapatid. Kumawala sa bisig ng mga lalaki sa Cheska. Let's get to work. Yes, boss? Sa kinatatayuan ni Cassie sa deck, bahagyang umikot ang paningin niya. Nalasing ba siya agad sa konting alak? Hindi pa man siya nakaka-recover sa hilo, isang malakas na pagsabog ang narinig niya. At kasabay na pagtagilid ng yate ay ang pag-ikot ng paningin niya. Anton's POV. Maligayang pagbabalik, Anton. Sa lubong ni Nana Conrada sa kanya na makababa siya ng sasakyan. Hindi mo kasama si Constancia? Sumulyap pa to sa sasakyan na tumaas ang kasunod to ng binata. Isang tawang pinakawalan niya at inakbayan ang matandang mayordoma. Susunod sa isang linggo si Ate Constancia, Nana Conrada. Kumusta na kayo? Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawala ng matandang babae. Wala na si Robert, Anton, at di mo lang inabot ang kanyang libing? Hindi siya kumibo at nagtuloy-tuloy sa loob ng malaking bahay. Bakit nga ba pinalibing kaagad ng asawa niya ang kapatid ko, Nana Conrada? Hindi ko rin maintindihan. Wika nito na umiwas ng tingin. Ang katwiran ni Cheska, hindi niya nagustong patagalin pa ang pamimighati. Kung sa bagay, alanganing sang-ay na lamang niya. Maagang iniwan ng kapatid ang asawa nito at marahil di na gustong pahabain ng hipag ang pamimighati. Bakante pa bang dati kong si Led, Nana Conrada? Lingon ito sa matandang babae ng papanhik na sa hagdan. Ipinalinis at pinaayos kong si Led mo, iho. Wika na matandang babae. Magpahinga ka na muna. Nakailang baitang na siya na muling lumingon. Bakit wala yatang hipag ko, Nana Conrada? Eh, hindi ko alam, Anton. Sagot ng matanda. Basta na nang umalis ng isang linggo at gustong pumalaot? Hindi pa po ba bumabalik hanggang ngayon? Nagsalubong kilay niya. Pumalaot? Anong ginamit niya? Ang lumang speedboat, Anton? At hindi pa bumabalik? Eh, hindi pa, iho. Di na siya sumagot at nagtuloy ng pumanhik. Tanghali na namagising si Anton dahil marami ng hapo sa mahabang biyahe mula Canada hanggang Pilipinas at pagkatapos 5 pang biyahe mula airport hanggang San Vicente. Nakaligo siya na makababa, nakanda ng tanghalian sa mesa at naroon si Nana Conrada. Magandang umaga, Anton, bati na matanda. Maupo ka na at kumain? Di na kita ginising sa hapunan kagabi dahil nasilip kong tulog na tulog ka. Ngumiti siya dito. Kasabay ng pag-upoy ang pag-ikot ng paningin sa buong kabahayan. 6 taong mahigit na ang bahay niyon sa kanyang mga magulang. 2 palapag, 5 ang silid sa itaas at 2 guest room sa ibaba. Minanan ng kanyang papa ang bahay mula sa mga magulang ito. Doon dinala ni Don Anfolso ang kanyang asawa at doon din sa bahay niyon sila ay pinanganak na magkapatid. Si Constancia ang panganit na nag-iisang babae, siya at ang bunsong si Roberto. Biglang tila nanikip ang puso niya pagkaisip sa kapatid. Hanggang ngayon di siya makapaniwalang wala na ito. 4 na araw bago siya tumuntong na San Vicente na ilibing na agad si Robert. Nang huli niya itong makita, halos 3 taon na nakakaraan. Muli,
bumalik sa alaala niyang pag-uusap nila ng kapatid niyang si Robert. Nang bumalik to sa Pilipinas pagkatapos ang isang taong pananatili sa Canada upang matutunan pang higit na makabagong pamamaraan sa agrikultura, masigla at puno ng buhay. Anong plano mo pagkabalik sa Pilipinas, Robert? Natatandaan niyang tanong ng bunsong kapatid. Pakakasalan ko ang aking kasintahan, kuya. Inaasahan niyang pakakasal kami sa aking pagbabalik. Nakangiting sagot nito. Marahil naman ay paalam mo sa amin ni Ate Constanza at nang masaksihan naman namin ang pag-iisang dibdib mo, biro niya rito. Natawa ito. Sa palagay mo ba'y papayag si Ate Constanza na wala kayo sa kasal ko? At syempre, ikaw ang best man ko. Subalit walang imbitasyon silang tinanggap. Nalaman na lang nilang ilang buwan ang naikasal si Robert. Kaya naman isang linggo pagkatapos ang tawag na yon, umuwi sa Pilipinas si Constanza. Halos isang buwan ding nagtigil sa siyent ang kapatid na babae bago bumalik sa Canada at di maganda ang impresyong tinanggap niya mula kay Constanza tungkol sa napangasawa ng bunsang kapatid. Hindi ko alam kung paano silang nakasal, kaya hindi ko nakitang nag-uusap na maayos ang dalawang yon, Antonio. Anong atin niya sa kanya? Sa tingin ko, hindi mabuting babaeng na pangasawa ni Robert. Napapailing lamang siya. Kilala mo si Robert, Ate Constanza. Magpapakasal lamang yun sa babaeng totoong mahal. Isa pa'y matagal nang magkasintahan ang dalawa. Hindi pa man nagtutungo sa Canada si Robert? Ay nako, Antonio. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kursunada ang hipag natin yon. At nag-iwan na si Robert, wala nang masayahing mukhang to. Lagi nagkukulong sa silid, umiinom. At kung lumalabas sa ating gabi na, kung umuwi naman galing ng taniman. Di niya pinansin ang sinasabi ng kapatid dahil kahit papano possessive ang ate pagdating kay Robert. Ito ang panganay at di na nag-asawa. Malalaking agwat nilang magkakapatid at dahil nga si Robert ang bunso, paborito ng ate niya si Robert. Naputol ang bahagi yun ng alaala sa isip ni Anton nang magsalita ang matandang babae. Lumalamig ang sabaw ng tinola, Antonio. Wika ni Nana Conrada. Ako ang nagluto niyan at sa pagkakatanda ko, paborito mo ang pagkain yan. Naglagay siya ng sabaw at ulam sa mangkok at nasisihang nagsali ng kanin sa plato. Maraming nadagdag na pagbabago sa bahay ni Nana Conrada, wika niya. Bago pa man umalis si Robert patungong Canada, pinaayos itong bahay. Pinalagyan ng dalawang banyo sa itaas, isa sa may pasilyo at isa sa master's bedroom. Kilala niyo ba ang napangasawa ni Robert, Nana Conrada? Taga-kabilang bayan? Hindi. Sa San Felipe, sagot ng matanda. Wala nang mga magulang at tiyahin na lamang nakatira sa lumang bahay ng mga patron. Tiyahin? Wala sa loob na ulit niya. Dalawang magkapatid at isang matandang tiyahin. Wala na akong alam na iba pa dahil di naman nagkukwento si Robert sa amin ni Mang Pausto mo. Tumangu-tangu siya. Talagang ganon si Robert, laging seryoso at di pala kwento. Ano ba talagang dahilan bakit pumano si Robert, Nana Conrada? Patuloy tatalog niya rito. Biglang-bigla naman yata ang pangyayari. Bakit di man lang tinawag ng asawa nito ang tungkol sa pagkakasakit ni Robert? Matagal bago sumagot ang matanda, nasa mukha ang pag-aalangan. Wala akong gaanong masasabi sa iyo, Anton. Malungkot itong sabi. Hindi kami rito sa loob ng malaking bahay nakatira. Anong ibig ninyong hindi kayo rito sa bahay nakatira? Kurot noong tanong niya. Dumarating lamang kami ni Pausto rito sa umaga kung kailangan ni Cheska at umuwi naman pagtapos ng gawain. Sa dating kubo ng ina ni Pausto mo kami nakatira. Ang asawa nitong si Pausto ay ang driver ng pamilya namin at si Nana Conrada ay mayordoma at siyang nangangasiwa sa mga katulong. Kailan pa ho nangyari yon? Nang mag-asawa si Robert, gusto ni Cheska personal nitong pangasiwaan ng bahay na to? Tumingala sa buong kabayan ng matanda. Naroon ang lungkot sa mukha nito at ganoon din ang mga katulong. Umiwas ng tingin na matanda ng babae at nararamdaman niya. May gusto pa itong sabihin subalit piniling manahimik. Huminga siya na malalim. Gusto niyang sabihin bumalik na muli sa malaking bahay ang mag-asawa subalit hindi niya magagawa yon. Ngayong wala na si Robert, pag-aari na ng asawa nitong sa Cheska ang buong asyenda at ang malaking bahay. Wala silang karapatan ang ate niya. Bagaman silang magkakapatid ay dito sa siyenda lumaki, nagpakita si Robert na matinding pagkahilig sa lupa at pananim. Si Ate Constanza sa ibang bansa pinag-aral ng mga magulang at nawiri doon at pumirmi na. Ganoon din naman siya. Di dahil hindi niya gusto rito sa siyenda, sabalit
Di niya gustong mahirapan ng mga magulang sa pagpapasya kung kanino iiwan ang asyenda at malaking bahay. At di sila nagkamali ng ate niya. Kay Robert iniwan ng mga magulang nila ang lupain at malaking bahay nang pumanaw ang mga to. Ang sa kanila ng ate niya ay salapin ng mga magulang sa bangko na ang halagay katumbas din ng isang asyenda at malaking bahay. Nang makakain, tumayo si Anton. May kabahay po ba sa kwadrang maaari kong gamitin? Tanong niya sa matanda habang humakbang palabas. Gusto kong bisitahin ang buong asyenda. Pinanabikan ko rin ang buong lupaing ito. Natitiyak kong inihanda na ni Pausto ang kabahay ng kapatid mo, Anton. Sa kabilang banda. Sa asyenda na inabot ng hapon si Anton. Nakipag-usap siya sa mga manggagawa tungkol sa trabaho ng mga to. At pagkatapos libutin ang buong asyenda, pinasya niyang abangan ang pagtago ng araw sa dagat. Binaybay niya ang dalampasigan. Ilang sandali na lang tuluyan ang mawawalang sinag ng araw. Ang pulang kulay nito ay nagbigay ng refleksyon sa dagat. May mga alaala ng kabataang nakahugis sa kanila ni Robert. Nagpapaligsahan kung sino mas mahusay at mabilis lumangoy. At kahit natatalo niyang kapatid, hindi ito sumisimangot o nagdaramdam na di pa ito nanalo sa kanya kahit minsan. Sa halip, tumatawa ito, humihiga sa buhangin at Robert... Paglaki ko, Kuya Anton, maupo ako dito sa dalampasigan. Hihintayin ko ang paglitaw ng diwata ng dagat. Diwata ng dagat? Oo ba? Diba sabi ng mama may diwata daw ang dagat at ubod ng ganda at mabait at anak daw yon ni Neptuno, ang hari ng karagatan. Umikot ang mata niya. Alam mo namang kwento lang ni mama yon nung maliliit pa tayo. Di totoo yan, Robert? Basta. At kapag lumitaw ang diwata, yayakapin ko tahagan. Magiging asawa ko siya, Kuya Anton. Matinding lungkot ang humapdo sa puso niya sa alaalang yon. Di niya matiya kung hanggang kailan pinaniwalaan ni Robert ang kalokohang yon. Pero ang sigurado nalimutan itong sinabi na makilala ang napangasawang si Cheska. Nagtuloy siya sa pagbaybay ng dalampasigan. Doon siya daraan pa uwi. Nang biglang magsalubong kilay niya. Habang papalapit siya, tila taong nakikita niyang nasa dalampasigan. Binilisan niyang pagtapik sa kabayo tabong papalapit siya, nagkakahugis ng hustong nasa buhangin, babae at nakalugmok. Binilisan pa niya ang paglapit, nang nasa malapit na yung mabilis siyang tumalon, at tinitigan ang nasa harap. Nakatagilid ang babae, mahabang buhok, sa tansya niya hindi gaanong itim. Maliban sa isang basang pangitaas at skippy undies, wala nang iba pang suot ng babae. Sandali niyang hinawakan ng makinis at magandang binti nito. Lumuhod siya sa buhangin at maingat na hinawakan ng babae sa magkabilang balikat at iniharap sa kanya bago kinulong sa kanyang bisig. Bahagya siyang napasinghap nang tumambad ang mukha ng babaeng walang malay. She's beautiful. Buka ba ang tingin niya sa katawan nito? Nakadasto sa basang damit nito ang manipis na pangitaas na dahil nakababa din sa tubig di nahalo sa takpan ang dapat takpan. Sa liwanag na nanggagaling sa papaalis na araw, nahantad sa mata niya ang kagandahang sa pakiwari noon lang niya nasilayan sa buong buhay niya. At gusto niya ang kagalitan ng sarili sa hindi makontrol na reaksyon ng sariling katawan. Alam niyang buhay pa ang babae dahil sa banayad na pagtaas at baba ng balikat nito. Lilitaw ang diwata ng dagat, Kuya Anton. Yayakapin at tahagan ko siya. Kung totoong sinabi ni Robert, then you must be the one. Wala sa loob niyang bulong. Ang mga labing bahagyang nakaawang tila nag-aanyayang dumampi ang kanyang labi dito at nabigla siyang bigla sa kuryenteng pakiramdam. Bahagya niyang niliyong mukha, nakadama ng guilt sa ginawa niya. Nilapag ni Anton ang babae sa buhangin at sinimulang gawin dito ang mouth-to-mouth resuscitation sa profesional na paraan. Napasigaw na mahinang babae, may di karabihag tubig ang tumapon mula sa bibig nito. Di siya nag-aksaya ng panahon at binuhat ang babae. Dinapa sa likod ng kabayo at mabilis na umalis. Ma'am Cheska, anang katulong na si Belinda. Nang dinala ni Anton sa kabahayan ng babae, ano pong nangyari sa kanya, sir? Ma'am Cheska? Mariing nagsalubong kilay niya. Siya ba ang asawa ni Robert? Opo, sir, sagot ni Belinda. Nagpaalam po siya sa aking papalaot sa dagat sakay ng speedboat ni Sir Robert. Hindi na po siya nakabalik kaagad. Tumawag ka ng doktor. Bilisan mo, utos niya rito. Nasaan si Nana Conrada? Baka umuwi na po. Pagkatawag mo ng doktor, tawagan mo rin si Nana Conrada. Bilisan mo at magpapanhig ka pa ng isang katulong sa itaas.
Utos niya rito at pinanhik na ang babae sa silid. Di na siya nakapasok sa pinto nang sumungaw ang isa pang katulong. Iyon pong kabila ang silid ni Ma'am Cheska, Sir Anton. Nag-alanganin siya at sa bandang huli, sa silid ng babae tumuloy at nilapag ito sa kama. Bilisan mo siya at punasan? Opo. Mabilis kumuha ng tuwala sa kabinet ang kasambahay. Lumabas naman si Anton. Nakaukit na sa isipan niya ang anyo ng asawa ng kapatid niyang si Robert at tiyak gusto ang damdaming nabubuhay sa kanyang puso. Cassie's POV. Hindi niya gustong magising. May mga labing humahaplos sa labi niya at gusto niyang manatili yung hinahagkan siya. Robert? Nagkakamari na siya, Doktor. Anong boses lalaki sa tabi niya. Tinatawag niyang pangalan ng kapatid ko, Doktor. Nararamdaman ni Cassie ang agony sa tinig nito. She must have loved his brother so much that even in her unconscious state, pangalan ni Robert ang tinatawag. She'll come through. Wala naman ako nakikitang damage sa katawan niya. Hintayin natin siyang magkamalit kung gusto mo dalhin natin sa ospital sa bayan para sa isang pagsusuri. Narinig ni Cassie ang mga pag-uusap. Dalawang lalaki. The other one sounded like Robert. Cheska? Banayad na tapik ng lalaki sa pisngi niya. Unti-unti ang pagmumulat niya ng mga mata. Ang unang tumambad sa mata niya ay ang mukhang iyon. Robert? Di makapaniwalang usal niya. Tinaas niya ang kamay at hinaplos sa mukha ng lalaki. Cheska, hindi ako si Robert. Muli siyang pumikit at muli ring nagmulat. Tinitigan ang mukha ng kaharap. Hindi raw siya si Robert. His brows thicker, his eyes darker. Boba ang mata niya sa kabuuan ng lalaki. Hindi nga ito si Robert. Bigla ang pagkadama niya ng kalungkutan ng matiyak na di si Robert ang kaharap. Pero di ba't wala na si Robert? Nakita mismo ng mata niya nang ihatid ang minamahal sa huling hantungan. Sa bahaging yon napahikpi siya. Cheska, anong nararamdaman mo? Muling napabalik ang mata niya sa lalaki. Cheska? Yes, what happened? Bakit walang mahalay kitang natagpuan sa dalampasigan? Nasaan ako at sino ka? Ani ako sa lalaking kaharap. Narito ka sa bahay, sa loob ng silid mo. Ako si Anton na nakatatandang kapatid ni Robert. Robert? Muli niyang usal. Muli rin ang pagguhit ng hapdi sa kanyang mata. Cheska, are you alright? Anong nararamdaman mo? Nag-aaral lang muling ginagap na nagngangalang Anton ang kamay niya. Bakit Cheska ang tawag mo sa akin? Naguguluhang sabi niya. Hindi ako si Cheska, ako si Cassie. Kunot ang noong napatingala ang lalaki sa doktor na kakaunawang tumango. She's still in shock, Mr. De La Garza. Natural lang yun. Kung gusto nyo, dalhin natin siya sa bayan para maskan. Baka sa pagka-aksidenteng nangyari sa kanya, may humampas sa ulo niya? Hindi na kailangan. Walang humampas sa ulo ko. I tried to swim to the shore. Cheska, para din sa iyong suhesyon ng doktor. Nagdikit ang kilay niya. Hindi nga ako si Cheska, ako si Cassie ang kakambal niya. Nasa mukha ng doktor ang simpatya. Ayaan muna natin siyang magpahinga, Mr. De La Garza. Bukas ng umaga, di pa nagbabagong kalagayan niya, dalhin niyo na siya sa klinika ko. Dinampot ng mga gamit at nilagay sa medical bag. Tumayo si Anton para ihatid sa labas ang doktor, pero yumuko muna to sa kanya. Please rest, banay nitong sabi. Magpapahatid ako ng mainit na sabaw. Nang lumapit na sa pinto, ay mariing pinikit ni Cassie ang mata. Inalala ang nangyari sa kanya. Ano bang nangyari? Paano siya napunta sa asyenda sa bahay ni Robert? Ang huling natatandaan niya ay nasa yate siya ni Cheska umiinom. Nakadama siya ng pagkahilo. Muntik siyang bumagsak sa sahig kung di siya nakawak sa railings. Nang biglay may sumabog at tumagilid ang yate. Umikot ang paningin niya. Ang sumunod niyang namalay, nasa tubig na siya. Namagangat siya ng tingin, nakita niyang yate sa malayo. Sumigaw siya upang marinig ni Cheska at ng kung sino mang kasama nito. Subalit, naubos na lang tinig niya ay walang sumungaw sa tubig. Sa tingin niya, malayong malayo na ang yate. Naiwan siya sa laot sa kadiliman ng gabi. Nag-float siya sa tubig at kumuha ng lakas. May aksidente bang nangyari sa kanila? Pero bakit buong namang naglalayag papalayo ang yate? Nasaan sa Cheska? Gano'n siya katagal mananatili sa tubig? Mga nanlulumo niyang tanong sa sarili. Na makabawi ng konting lakas, lumungoy si Cassie. Sabalit nahihirapan siya sa paglangoy dahil sa palda niya. Tila hinahatak siya nito palalim sa tubig. Mabilis niyang inalis ang hook at binaba ang zipper. Tinanggal ang palda. Nagpalingalinga siya sa dagat. Wala siyang nakikita kundi panay kadiliman.
Nang sa pag-ikot niya ay nakatanaw siya ng mumunting liwanag. Ang mumunting liwanag naroon sa malayo at kung malalangoy niya yun baka makaligtas siya. She is a good swimmer. Kumuha siya ng lakas sa katotohanan yun. Muli niyang tinanaw ang mumunting ilaw na marahil ilang kilometrong layo. Kahit gaano man siya kahusay lumangoy, duda siya kung aabot ng buhay ang kinakitaan niya ng maliliit na liwanag na sa tingin niya ay isang maliit na baryo. Sinikap niyang layunin yun sa hindi persadong paraan at kapag napagod siya ay nagpapahinga at nilulutang ang sarili sa tubig. She must have been swimming and floating for 3 or 4 hours at nang tumingala siya sa langit, nababanaag na niya ang liwanag sa kalangitan. Ibig sabihin mag-uumaga na. Tama siya, dalisang baryong natatanaw niya, pero pagod na siya. Unti-unti nang umiinit ang araw at nasa gitna pa rin siya ng laot. Wala na siyang lakas na languyan ang dalampasigan. Nag-float siya at tumingala sa kalangitan, kasabay ng pagpikit dahil sa sikat ng araw. I'm not asking for a miracle, God. I'm humanly trying to swim ashore. If you will it to be tough, then let your will be done. But please, not impossible. Yun ang natatandaan niyang huling naman ng isip. Muli siyang lumangoy patungo sa nakikitang lupa. She lost consciousness habang nagsisikap na makalangoy papalapit. Nang magbalik siya sa kaisipan ay umusal si Cassie ng panalangin bilang pasasalamat. Dahil narito siya sa rab ng silid at buhay na buhay sa mismong mansyon ng mga De La Garza sa bahay ni Robert. Isn't this too much of a coincidence? Pinikit niya ang mata dahil muli siyang hinihila ng antok.